Yon, welcome back sa ating YouTube channel, Room de TV mo. Kampo, ni Pastor Apollo Kibuloy ay dumulog na nga ito sa Korte Suprema. Pero bago tayo magpatuloy, ay hingila pa ako ng kunting pabor. Sana po, pakilike lang video na ito at sa mga hindi pa nakasubscribe, sana po, masubscribe na kay YouTube channel, Room de TV mo. Ay na nga, ayon kay Attorney Elvis Balayan Legal Counsel, ni Pastor Apollo Kibuloy ay dumulog na sila sa Korte Suprema para questionin itong ginawa ng Senado na paglabas ng arrest warrant laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Hindi daw ito maari kasi itong Senado ay hindi naman ito korte. Senador Risa Ontiveros, ha, panoorin mo ito, baka sakaling mauntog ka, no? Mauntog ka sa iyong kinalalagyan ngayon kung nasaan ka man, na ikaw ay walang karapatan na husgahan si Pastor Apollo Kibuloy. Ay kasi nga hindi ka naman kurte, isa kang senador. Baka nakalimutan mo, ha? Senador ka. At ayon sa ating mga kababayan, ang dapat mong atupagin ngayon, sagutin mo ang katanungan ng ating mga kababayan kung nasaan na yung pira na nilustay mo sa PhilHealth. Yan talaga ang dapat mong sagutin. Wala kang pakialam kung paano ba kumita si Pastor Apollo Kibuloy, dahil isang religious group yan. Hindi yan parte ng ating pamahalaan. Pero kayo mga senador, kayo mga kumag kayo, napaka-kurakot ninyo. Lahat ng pera ng taba ng bayan ay kinukurakot nyo, kayo mga congressman. Dapat kayo ang iimbestigahan. Grabe naman kayo. Masyado kayong maingay, ha? May buhulok ngayon dito sa amin, ano? Andito yung mga nagtipon-tipon yung mga riders ngayon. Ayun, sinusundan ko, maingay yung mga motorsiklo, ano? Yun na nga, balik tayo kay Senador Risa Ontiveros, ha? Risa Ontiveros, ano? Ito nga yung sinabi ni Attorney Elvis Balayan, ano, na dapat hindi mo hinusgahan itong si Pastor Apollo Kibuloy. Ano ba bang saysay kung dadalo itong si Pastor Apollo Kibuloy sa ginagawa mong Senate hearing dyan sa Senado, kung ikaw mismo na chairperson dyan sa committee na yan ay kitang kita naman na bias ka. Dapat naman kumuha ka rin ng ibang mga witness na pabor naman kay Pastor Apollo Kibuloy. Hindi yung lahat na lang ng witness ganito, ganito ako, inano ako, minamaltrato ako. Si alias rin, eh, pinakita na natin, wala namang mansion doon sa Glory Mountain, di ba? Napakasinungaling. Mayroon ba nagpatotoo, mga kababayan, ha, na dating membro din ng QOGC na nagsalita siya ngayon, na itong si sino ba ito, yung sinasabi na pinapapatay ni Pastor Apollo Kibuloy. Mayroon tayong video mamaya na ilalabas dito sa ating YouTube channel. Yun ang ano, huwag na natin itong patagalin. Medyo mainit ang panahon ngayon, ano? Parang tumataas rin yung dugo ko sa sinadura na ito, na masyadong nagpapaipal. Ito, panoorin na natin ito. Ng gabi, unang tanong, kumusta po si Pastor at ano po yung mga legal preparation na ginagawa po natin base po ito sa arrest order versus sa ating mahal na Pastor po? Unang-una, magandang gabi sa inyo, Admar, MJ at Carlo, at sa mga sumusubaybay sa inyong programa. Si Pastor, nung huli ko siya nakausap, nasa maayos na lugar naman. He is in very high spirits. At ina-assure namin siya na gagawin namin ang lahat na legal na paraan upang maproteksyonan ang kanyang karapatan sa ating konstitusyon, ano? At gusto ko lang siguro i-break sa inyo ngayong gabi, no? Ito siguro hindi pa marahil alam ng buong media. Kaninang hapon, idinulog na po namin, no, sa Korte Suprema ang usapin ng pag-declare ng Senate sa contempt at order of detention kay Pastor. So, abang ako ay nagsasalita, ang usapin po ay nasa Korte Suprema na. At gusto ko rin pong i-disclose na hindi po ako ang abogado ni Pastor na nagdulog sa Korte Suprema. Ngunit, as far as I know, ako po ay being updated. Ina-update po nila ako sa magiging progress ng kaso na yan. So sa Korte Suprema, kinokontest natin na attorney yung legalidad o may sakop ba ito ng komite
no, ng Senado yung pagpapa-aresto kay Pastor? Totoo yan, Carlo. Hindi lang yung pagpapa-aresto, kundi yung pag-pumilit sa kanya na pumunta sa committee, pag-declare sa kanya ng contempt. No? At lahat ng usapin na sinasagawa, no, kine-question po natin yan sa Korte Suprema. Attorney, bakit kaya hindi maintindihan ng committee ni Hontiveros itong action na ginagawa na gigil na gigil at pinipilit talaga nila? At sabi pa niya, bound ito kasi duty daw niya as senator po ito. Alam niyo, yan nga pong nakalulungkot sa kabila ng mga nangyayari. No? Klarong-klaro naman po na si Pastor ay pinapupunta sa Senado para sagutin yung mga akusasyon, yung mga sinasabi nilang mga testigo na may mga takipang muka, na hindi po natin alam ang kanilang mga tunay na pangalan, pilit nilang gustong pumunta ron si Pastor, samantalang alam naman po lahat ng siguro lahat ng abogado na yung mga ganun pong proseso dapat ginagawa sa ating mga hukuman. Kung ipagpapatuloy po natin yung ganung sistema ng investigasyon, para kung nababaliwala ng ating mga korte, no, na aagawan po ng poder ang ating judikatura, no? Lagi po kasi nilang sinasabi na ito po ay upang matulungan sa kanila sa pagbalangkas ng batas. Ngunit ito po ay hindi napapatunayan ng mga lahat ng panayamke sa ating Senador Hontiveros. Palagi niya pong sinasabi sa kanyang mga panayam na dapat harapin ni Pastor yung mga nag-aakusa sa kanya ng personal, sapagkat ito po ay personal na akusasyon sa kanya, no? Lagi niyang sinasabi na at sila'y kakalap ng ebidensya, no, na makakakuha ng justisya ang mga testigo na tinatawag niyang victim at survivor, no? Yung pong mga ganong pananagita, yan po under the power po yan ng ating mga hukuman. Hindi po ang Senado ang magtasabi kung sino ang guilty o hindi. Isa pa po, naging worse po dyan yung mismo pong resolusyon, no? Sinasabi na ginawa na ni Pastor yung mga karumal-dumal na krimen at kasulukuyan niya pong ginagawa ito, no? Yun po, klaro na kung meron ganong pangyayari, dapat po ang Department of Justice o ang ating executive branch ang siyang namumuno sa pag-implementa ng batas. At kung ginagawa nga niya yung krimen, dapat ina-aresto na po siya. Ngayon po, yan po hindi nangyayari, no? So, kaya again, it's another form po ng usurpation of executive authority naman. Mm-hmm. So, naku, napakarami pong ano, kung aking isasalaysay sa inyo, napakahaba po ng magiging diskusyon natin, no? Bagamat gusto ko lang i-point out na talaga pong very obvious po na ang ginagawang hearing sa Senado, inquisitorial po, prosecutorial po yan. Trabaho po yan ng mga prosecutor, no? Hindi po trabaho yan ng ating mga senador, no? Kahit na po sabihin natin na sila ay may balak po ng batas, hindi po yan ang tunay na nangyayari. Sapagkat nandun po sa ating mga transcript, no? Siguro kung papayagan nyo akong basahin yung transcript ng mga naging hearing, para sabihin naman nila ito ay talagang galing kay Senator Hontiveros, no? Open quote, no? Ang hinihingi po natin ay managot na si Kiboloy para maligtas na ang mga iba pang biktima na nasa kanya pang poder, unquote. So, para managot, ang dapat lang po nagsasabi niya ng ating mga korte, no? Hindi po ang Senado. Hindi po pwede magpataw ng parusa ang ating Senado. Ito po ay dudugtong po pa, no? Part po to ng hearing, no? Open quote. Iyon din ang layunin ng komite, alias David, na kung ano po yung findings na mapatunayan namin ay makatulong sa inyong lahat na victim survivors na makahabol ng hustisya mula sa ating gobyerno. Unquote. Yun po, hindi po galing sa akin yun. Yun po yung mismong pananalita ng ating kagalang-galang na Senator Hontiveros. Kung inyo pong hihimayin yung mga ganong pananalita, napakaklaro po, no, na iyon ay nauukol sa poder ng judikatura. Yung pong pagpataw ng judgment, yung pagkuha ng mga ebidensya, yan po, very, very clear. Kahit po ikaw ay first year law student, yan po ay malalaman mo, no? You can easily distinguish na yan po ay dapat ginagawa ng ating judikatura. So yun po, napakalungkot po na despite sa mga ganong aming
At tatlong beses po namin itinawag ang atensyon ng ating mga senador tungkol dito. Sa kasawian palad po, ito ay hindi nila siguro kinonsider at humantong na nga sa pagpo-contempt kay Pastor at sa kanyang order of detention. Feeling hukom lang ito si Hontiveros, attorney. Pero kung makikita natin, kung gusto pala niya ng hustisya, ang makapagbibigay niya, ang makapagdesign niya ang korte, malino na malino. Gaya na sinabi niya, attorney, kahit ordinary mamamayan, alam niya eh. Pero kung titignan niyo, iba talaga yung motibo. Ito, attorney, kung habang nakadulog ito sa Korte Suprema, kasabay din ito, attorney, kung mag-serve ng yung arrest warrant pa, ano po yung approach natin dyan? Kasi sa PRO 11, hindi pa sila katanggap. Kasi mag-a-assist lang sila, yung sergeant at arms po, ang mag-serve niyan. So, ano po yung preparation na ginagawa po natin? Alam mo, Carlo, napakagandang tanong yan, no? Kagaya ng mga sinabi ko sa aking mga naunang panayam sa media, yan personal na desisyon ni Pastor, no? Kung paano niya tatanggapin yung order of detention, no? Pinaliwanag namin sa kanya yung kanyang mga karapatan na niyurakan ng Senado, no? Sinabi namin na walang due process, yung kanyang Bill of Rights, patuloy na binabaliwala, no? And again, alam naman ni Pastor siguro ang kanyang gagawin, and we leave it sa kanyang sound judgment, no? Ako rin naniniwala na ito, siya'y nananalangin kung paano niya harapin itong krisis sa kanyang buhay. Ngayon, siguro ito bilang pakiusap na rin sa ating mga senador, no, habang sana ito ay kinoconsider ng ating kataas-taasang hukuman na siya naman talagang dapat na nag-iinterpret, no, o nagsasabi ko ano ang tamang batas, baka naman pwedeng hintayin na muna natin na maglabas ng resolution or decision ang ating Korte Suprema bago natin na i-implement, no, itong sinasabing order of detention or warrant of arrest, no? Sapagkat kasama po sa aming mga kahilingan sa ating kataas-taasang hukuman na ipahinto po, no, ang order of detention or warrant of arrest, pati na rin po yung pag-issue ng subpoena at yung contempt order laban po sa ating minamahal na Pastor Kibuloy. Before po si Admiral at si MJ, last na lang po. Attorney, linawin lang po natin na hindi po ito pang babastos, pang insulto sa komite ni Hontiveros. Iklaro lang po natin. Nako, hindi po. Alam mo, Carlo, nung una pa lang natanggap namin yung liham ng senador, sumagot na agad si Pastor, no? Nagpakumbabang loob siya na sana huwag na siyang tawagin sa Senado, sapagkat yun nga po sa kanyang pag-aalinlangan na may mga violation na po sa kanyang karapatan, no? Ngayon po, ito pong liham na to hindi sinagot, no? Nagpatuloy pa rin po ang pagdinig sa Senado. Kung kaya't ako na po ang sukulat bilang abogado ni Pastor Kibuloy. Ganon din po, aking inilatag yung aming dahilan kung bakit baka pwedeng hindi na sumipot si Pastor sapagkat may mga usaping kriminal na po, no? Na dapat sa husgado lang natin pinag-uusapan at hindi sa Senado, no? Hindi sa komite, no? Dapat po sa korte natin pinag-uusapan. Again po, hindi kami pinagbigyan. Pero gayon pa man, sumulat po kami pangatlong beses, no? Pinaliliwanag po namin, pilit namin gustong kumbinsin ang ating komite hanggang sa meron na nga pong nag-object, no, ng mga senador. Although hindi ho na po yung majority, again po, kami sumulat na naman, no? Sa pamamagitan ng show cause order, no, and legal justifications. Doon po inilatag na namin ang aming komprehensibong mga grounds, no, kung bakit talagang hindi namin pwedeng payagan si Pastor without sacrificing po yung kanyang Bill of Rights, specifically po yung right against self-incrimination. Hanggang sa ating batas po kasi kailangan i-exhaust natin yung administrative remedies, no? So dahil wala na po kaming magawa sa Senado, napilitan na po kaming idulog sa Korte Suprema yung usapin para finally po ang Korte Suprema na ang magdesisyon kung ano po ang nararapat sa between sa karapatan po ni Pastor Kibuloy at yung limitasyon po, no, ng Kongreso or ng Senado sa pagtawag ng mga resource person at ang limitasyon na to at vis-a-vis, no, sa karapatan ng mga resource person sa kanilang Bill of Rights, no, or right against self-incrimination. Yon si Attorney Elbes Balayan, legal counsel ni Pastor Apollo Kibuloy. Maliwanag pa sa sikat ng araw ang paliwanag
ni Atty. Elvis Balayan. Yun ang ano, dapat ang korte lang daw talaga ang may karapatan na maglabas ng arrest warrant laban sa isang tao, dahil itong Senado ay hindi naman ito korte. Ay, talagang nakipagsabwatan kasi sa kanilang Senate President itong si Contiveros kay Meg Soberi, na maraming nagsasabi na malingbing naman yan si Meg. Wala namang ano yan, paninindigan yung senador na yan. Bakit ba nanalo pa itong mga ito? Itong si Risa Contiveros, ano? Sigaw nga ng ating mga kababayan, ang daming kuminto dyan. Basahin nyo, ano, baka sabihin nyo na gawa-gawa ko lang ito. Napakadaming kuminto dyan. Dapat ang imbestigahan yung nilustay na pera ni Contiveros sa PhilHealth. Eh bakit ba nakialam siya sa kita ng simbahan? Gusto niya rin bang makihati? Sabihin niya lang sana kung, oy, Pastor Apulo Kibuloy, ho, hatian mo naman ako sa kinikita mo diyan sa iyong ano, sa iyong simbahan. Sa ano, sa mga Katoliko. Eh Katoliko ako, alam ko eh. At dati naging insiday din ako, ha. Eh talagang nagbibigay tayo ng ano, nagbibigay tayo ng tawag nito, a love offering. May mga subre pa nga na ibinibigay dyan dati sa El Shaddai, tapos may pre-request dyan. Magsusulat tayo kung ano ba yung ipinanalangin natin, tapos maglalagay tayo ng pera sa loob. Kaya hindi pinagbabawal yung mga ganong kalakaran ng mga ano, ng mga simbahan. Kasi nga, iba naman yan, hindi naman talaga pinipilit yung isang tao na, oy, magbigay ka ha, dapat magbigay ka. Kasi pag hindi ka nagbibigay ng tawag nito, yung abuloy ba tawag niya? Ako ba yan? Di, abuloy sa patay yun eh. Yung, hindi ka naman pinipilit na magbigay ng ano, ano man tawag dyan, donation ba yan? Kasi nga, ano yan eh, paniniwala mo yun eh. Kung gusto mong magbigay, ano sa'yo yun? Wala namang pumipilit sa'yo. Kaya, Senador Contiveros, ha, dapat itigil mo na yung pang ano mo, pang panggigipit mo kay Pastor Apulo Kibuloy. May mga nagsilabasa na ngayon ano, na mga dating mga ano, membro ng QOGC na nagsasalita na kilala nila yung mga ano na yan, mga witness ni Contiveros. Italagang mga sinungaling pala talaga itong mga witness ni Contiveros. Napatunayan na natin yan, ano, itong si Aldias Rene na sinasabing may mansion sa Glory Mountain. Pero naman nung pinuntahan ng mga vlogger kasama si Bisdak Pilipinas doon, wala naman. Wala namang mansion. Puro kubo lang yung nandoon. Yun ang ano, dito lang muna, ano, at hindi tayo makapag-shoutout, dahil nasa labas tayo. Once again, this is Rundi TV. Ingat yung lahat. God bless bawat isa sa atin.